Hello, good morning sa mga ka-FB natin, mga ka-Facebook friend, mga followers ng page ko. Good morning din sa lahat ng viewers natin. I'm making this FB live para makabigay ako ng simple tips or suggestion sa mga kasama natin sa nag-online ngayon or nag-execute or gumagawa ng business nila ngayon. Making this video or live tips para ma-share ko din sa inyo yung mga strategy or yung based din sa experience ko na nag-online ako. Online, nasa bahay lang din ako. Doing business in-house lang. Kaya very comfortable din. Dito lang sa bahay. Kung may mga question kayo, pwede nyo i-comment dyan sa comment section para at least masagot natin kung ano ba yung experience nyo sa pag-start ng business nyo. Para mabigyan ko rin ng tips kung paano o ano ang pwede niyang gawin para mapalago niya or ma-level up niya yung business na ginagawa niya. Okay, alright. Comment lang. Now, start na tayo. Ano yung tips na ibibigay ko sa mga nagsisimula pa lang sa business na ginagawa nila. Ganito lang yun siya. So sa beginners tayo, wala pa talaga tayong knowledge kung paano simulan at gawin yung business na ginagawa natin. So, hindi mo alam kung paano magsimula, ano ba yung ipopost mo, lalo na kapag wala pang nagtuturo sa'yo, walang nag-guide, as in from the scratch ka lang talaga. So, meron akong ginawa na pointers dito na pwede mong masundan kapag nag-start ka pa lang sa business mo at hindi mo pa alam kung paano gawin. Maganda to siya at effective din ito. Apat lang ito na topic kung gagawa ka ng kung you're starting sa business or niche na ginagawa mo. So, let's start sa una. Marami kasi sa mga beginners ngayon is ang ginagawa lang nila is almost spamming na sa mga FB groups, joining more groups para may mapag-post sila. Although, okay naman yun. Okay din naman ang natural kasi online business natin. Yung iba kasi halos pare-pareho na rin yung pinopost.
ang maganda doon is kung ikaw nag-start ka, pwede mo ito siyang sundin na rules ba or tawag nito. Pwede mo siya gawing fundamentals or basic when you're doing like sample posting any kind of business na pinopromote mo. Kasi mostly nakikita natin sa mga na FB groups is join me now, ito, ganyan, etc. Although maganda naman yun, pero yung iba din kasi naghahanap din yan sila ng unique posting, kaya minsan yung iba magtataka ka ba't maraming nagko-comment sa post niya, bakit maraming engagement, kasi number one, meron siyang curiosity, ulitin ko, curiosity. So, curiosity, ito yung grab eye-catching na content na pag nabasa ng mga tao or na scroll nila sa Facebook profile nila or newsfeed, na-scroll back nila dahil nakuyo sila doon sa post at nakita nila na maraming nag-engage, maraming nagko-comment. Bakit ganyan? How? Paano magsimula? I'm interested. Something like that. Because nakiro sila. Yung content na pinost niya is very curiosity. Halimbawa, may natukas siyang bagong business ngayon sa 2020. Hindi ganyan, hindi ganito, hindi ganyan. Tapos may mga may nilalagay din na paano siya gawin. Tapos may picture catchy siya na picture na inattach doon sa curiosity na post niya. So, kapag nakita ng tao yun is magagrab talaga yung attention niya kung bakit nagawa niyang maghaw, magawa niyang mag-engage sa post mo. So, yan yung isa sa mga factor or number one na dapat na nandiyan sa posting mo. Although ako din dati, ganun, posting ganito, ganyan, copy-paste lang. Tapos napapansin ko is walang nagko-comment, walang nag-engage. Although may nagko-comment, pero konti lang. Yun yung kaibahan nung naku-curious yung audience mo sa post mo. Okay. Next, number two. Isa din ito sa kapag nag-online marketing ka is entertainment. Kumbaga, yung posting mo, hindi lang siya basta curious lang. Na-entertain din siya kasi entertainment means yung nilagay mo na posting is with content siya at na-enjoy niyang basahin hanggang sa dulo. Kumbaga, yung sinasabing mahaba siya na posting pero may content siya na maganda na hindi nauma yung nakakita or nagbabasa. Halimbawa, yung pinost niya is about pampapayat. So, halimbawa, ang nilagay niya din doon is yung katawan niya o siya mismo yung gumamit ng product. Halimbawa, ang pinost niya, testimony. So, from beginner to end yung ginawa niya, pamataba siya, tapos pumayat. So, nilahad niya lahat yung nangyari sa pag-take niya ng supplement ba na yun, ba't siya pumayat? So, doon pa lang na-entertain ka dahil binasa mo hanggang sa dulo. So, yun yung tinatawag na na-entertain ka sa post niya. Next is valuable. Valuable content. So, importante din ito, yung valuable content.
Kasi doon sa posting mo din, from curiosity, na-entertain na siya, may makukuha pa siyang valuable content or learnings doon sa posting mo. So, halimbawa, habang yung posting niya is may curiosity na, may entertainment, may valuable content na. So, ibig sabihin, may nilagay siya doon na tips or tutorial na pwede mong gayahin o pwede mong gawin. Halimbawa, yun nga, yung topic na natin na nag-post siya na pumayat siya. So, ibig sabihin, habang tinitake niya yun, yung supplement na yun, may ginagawa din siya na strategy kung paano nakabili siyang pumayat. Halimbawa, pumayat ako dahil sa daily na ginagawa ko na activities like nagja-jogging ako every morning. Then, low eating ako o dieta. Hindi naman yung dietang mamatay ka talaga. Diet na sakto lang yung hindi nakakasama sa lifestyle natin na yung talagang gugutomin mo yung sarili mo. Hindi naman sa ganun na diet talaga as hindi ka kakain. Kakain ka, minimal lang. Hindi yung tulad sa unang lifestyle mo na isang bandihado, tapos sa diet ka, karating bandihado. So, kumbaga, adjust mo lang ng konti para ma-improve din yung pag ginol mong magpapayat ka. So, yun yung sinasabi kong valuable content na makukuha mo dun sa posting niya na tips or tutorial or pinapagawa niya or ginagawa niya na pwede mong gayahin. So, yun. So, sa pangatlo na tayo nun, sa una, curiosity, entertainment, at valuable. And the last is inspiration. Inspiration, sa mga, yung posting niya, di ba, may curiosity na, may entertainment, may valuable, and last is inspiration. So, doon din nakapalakip sa post niya. Halimbawa, na na-inspire ako doon sa taong yun kung paano niya nagawang pumayat. Gamit lang din yung ginamit ko na food supplement. So, na-inspire siya. Isinare na rin yung about sa story nung tao na yun or personality na yun na gumamit ng food supplement na rin yun. Ayun. And then, as sa kanyang testimonial na rin, galing siya mismo, naging inspiration din siya or sinare niya para ma-inspire din yung gumagamit ng food supplement na yon na ipagpatuloy lang, gawin lang yung adjustment na food intake ba o ano bang guidelines doon nandun sa food supplement. Take note, hindi ako nabibusiness ng food supplement, cosmetics. So, kumbaga na-inspire siya sa pag-take niya ng food supplement, pinost niya rin doon, kasama na doon sa post niya. Kaya maraming na-inspire or maraming naku-curious, na-entertain, then may valuable pa siya na part na pwede niyang gayahin ng nakakabasa or nakakapanood or video man yan o post lang na content. So, na-inspire siya. So, marami siyang napa-engage na tao. Kung paano ba yan? How? So, ang mangyayari, kung pinopromote niya rin yung business na yun or yung food supplement na yun, ang mangyayari, maraming mag-engage, maraming mag-i-inquire. Yun yung sinasabi na pag may nag-inquire doon, at na kausap niya, dalawa lang yun. Pwede niyang ma-convert as a customer, pwede niyang ma-convert into business partner, or consumer lang. One thing for sure is, kumita siya doon siguro. Kung ginamit niya na food supplement na yun, is siya ay dealer or distributor. So, yung apat na yan, pag nilagay mo yan sa posting mo,
Pero meron din kasi curiosity lang. Hindi niya lagi ng entertainment, walang valuable, walang inspiration. So kung curiosity lang, ang gusto niya doon is mag-engage lang yung tao. So halimbawa, nag-engage, maraming nag-comment. Nasa time kung pwede niyang i-personally chat yun, i-inbox niya sa Facebook or sa Messenger niya. So, yun ang kaibahan ng curiosity, entertainment, valuable, at inspiration. Okay. So, hope in these tips ko, based din ito sa experience ko, based din ito sa tinuro ng mga nakilala ko onliners sa Facebook at sa mga kampanya na sinalihan ko. Tinuro din lang sa akin yan. Especially, nanonood din ako ng mga YouTube tutorial. At least, marami pa tayong matutunan online kasi libre lang naman yan, nasa YouTube. Nasa yun lang yan kung paano mo i-absorb, paano mo i-implement. Although, kung kaya mo naman magbayad ng mga courses, pwede rin. Sa akin din kasi nung una, nag-start ako, is relay lang ako talaga sa YouTube. Self-study, then implementation, then daily ko ginagawa. Hanggang nasanay na ako, nakaugalian ko na or nagiging routine ko na yun pag nagpo-post ako. Halimbawa, kung nagpo-promote ako ng business. So, hope may natutunan kayo. Again, this is Coach Saulo Salazar from Cebu. Nag-iiwan ulit ng kasabihan, success is never final, failure is never fatal. Okay, thank you po and good morning.